Hello guys, what's up? Kumusta po mga kakogi? Ngayon po sa episode na ito, ang pag-uusapan natin maghahanap tayo sa lahat ng mga nabisita natin yung top 5 na backyard. Yung backyard ba guys, yung backyard manukan, hindi farm talaga. So ang ano natin, according to sa aking nakita, according sa aking na-experience, saka nakita nyo rin to guys sa mga dumaang mga episodes. So para sa akin, ipapakita ko sa inyo itong top 5 backyard manukan na nabisita natin. So for the meantime, para lang na mayroon tayong mapag-usapan, ito ang i-upload natin ngayon sa episode na ito. Yung top 5, para sa akin, ang top 5 na backyard manukan na nabisita ni Kakogi. So guys, antabayanan nyo ang buong episode na ito. Sa 5th place mga kakogi na nakita ko, at ayon sa opinion ko, ito ang 5th place, itong sa Twin Towers Game Farm sa Argao, Cebu, owned by Boss Dennis Rizon. Yan. So para sa akin guys, ito ang panglima. Bakit? Panoorin nyo to guys. Andito pa rin tayo sa Argao, Cebu, south of Cebu. Kagagaling lang natin kay Tatang Amarillo guys. So dinaanan natin dito itong farm ni Boss Dennis and Renato Rizon. Yan. So ngayon guys, nag-message siya sa atin, nagtanong kung pwede ko ba daw mabisita yung farm niya na nandito lang sa Argao. Sabi ko, oo, yun ang hinahanap natin, kasi gusto nating ma-reach out yung mga iba pang nagpa-farming, nagpa-backyard farming. Kasi yun ang adhikain natin guys, na maipakita natin sa buong Pilipinas na marami palang nagninegosyo sa manukan. Yan. Guys, disclaimer lang guys ha. Itong ipinapakita natin, this is not for illegal purposes. Yung mga manok na ipinapakita natin, they are not for illegal purposes, but for breeding purposes only. So guys ha, bahala na kayo yung iba dyan kung ano yung pinagamitan nyo sa manok nyo. Basta yung ipinapakita natin, for breeding purposes. Hindi tayo nagpo-promote ng sugal. Ang ipinopromote natin is yung business. Okay? Business ng pagmamanukan. Pasok tayo. Ikot-ikot tayo dito guys. Titingnan natin yung mga manok ni Boss Dennis and Renato Rizon.
guys. Dito ngayon sa tabi ko, ang caretaker, handler, ang katiwala ni Boss Dennis at saka ni Boss Renato Rizon. Ladies and gentlemen, Boss Brian Caminto. Caminto. Boss, greet boss kanila boss. Magandang hapon mga kasabong. At saka nandito ako ngayon sa Kapubit. Tags, yung mga bagong harvest. So nandito ang mga naka-cord ngayon dito guys are yung mga 4 to 5 months na mga cockerels, mga stags. So andito ngayon nakikita ko guys ang dami. So ang daming mga materials na nandito ngayon sa farm nila Boss Dennis. Tsaka lahat daw nito guys pwedeng i-share. Ang ganda ng area. So much green. Talagang green na green. Alam nyo guys, mga kakugi, maganda talaga sa lugar pag may nagpa-farming ng mga manok. Yun guys, mga kakugi, sa ating listahan, number 5 or 5th place is yung Twin Tower Game Farm sa Taluot, Argao, Cebu. Yan. Ano bang criteria natin guys sa pagpili ng top 5? Unang-una yan dyan guys is yung laki ng area, yung size. Tapos ang setup, kung paano sinet up doon. Backyard to guys ha, backyard. Tapos yung pangatlo is yung gaano kadami ba ang mga alaga na inilagaan nila. Then pang-apat is ang accessibility. Accessible ba sa mga client? Accessible ba sa mga nagmamanok? And syempre, yung mga presyo ng mga alaga nila guys. So, yun. Kasi priority nating puntahan yung mga nagfo-for sharing para maka-avail naman yung mga maliliit nating mga nagmamanok. So yun. Size, yung setup, yung numbers, yung stocks nila, yung accessibility, yan.
At saka isa sa tinitingnan natin guys, yung viewership, yung mga viewers na nanood sa kanilang episode. Yun. So dito na tayo sa pangalawa guys. Ay no, pang-apat. Pang-apat na place. Ang pang-apat na place guys dito sa aking listahan sa ano ko, opinion ko, is itong RTD Skywalker kay Boss Mongkoy. Nung nagpunta tayo doon guys, hindi natin naabutan si Boss Mongkoy. Pero nakita ko guys, ang ganda ng kanyang backyard. Ang linis, ang green na green. Sarap, sarap sa mata. Panoorin nyo guys. Farm ni Mongkoy guys. Yun ang binigay niya sa atin. Ano? Pictures. Ayo, Bart. Na, Boss Mongkoy. Oh. Kakaalis lang daw ni ano guys, ni Boss Mongkoy. Lagi? Naaluwi ko no, sa tihiro. Naalis 11 ko nung pipe. Uy. Pero mabalik to siya. Hapon pa. Hapon pa. Ikaw Rosa? Ako Rosa. First time ko na ako makarit. Mamuha ka lang ako magdagkauban. Ting masagsaag ko ba. Guys, ang ganda dito sa manukan ni ano? Ni Boss Mongkoy. Nakakalula guys. Pakita ko sa inyo. Ikot-ikot tayo dito guys habang paparating yung anak ni Boss Mongkoy. Si Abay Ryan. So ikot-ikot mo tayo dito guys. Kailan mo na siya? Tingnan nyo naman yan guys. Ganda talaga. Ganda ng pagka-set up. Tsaka ang terrain. Tingnan nyo naman ang terrain guys. Pag umuulan talagang dadaloy lang ang tubig. So yung mga ipot ng mga manok hindi mas stagnant. Ganda. Dito naman yung kanilang ano, conditioning preparation area. Ganda ng pagka-maintain dito mga kakugi. Yan o. Oh. Ikot tayo dun. Yan. Parang ibang area din to guys. Dito. Ganda talaga. Hindi siya masyadong malaki pero ang linis tsaka arrange na arrange tsaka makikita mo talagang ginastusan yung tipi lang solid ano yan concrete. Akit tayo doon guys. Mayang buntag. Yun. Ang ganda talaga ng backyard farm ni ano? Boss Mongkoy mga kakugi. Ang linis-linis. Tapos concrete pa yung mga tipis niya. Tsaka nung mag-usap kami guys, ongoing yung kanilang pagbe-breeding. Tsaka pag may mga
client na aakyat doon, pwede silang mag-share. So maganda, maganda. Tapos nasa ano lang sila guys, sa may Cambinucot area. Pagdaan mo sa ano, Barangay Road ng Cambinucot, pagdating mo sa anong sitio 'yon, nakalimutan ko, tanong ka lang kung saan yung farm ni Mungkoy. Kilala siya doon, guys. So, 'yun. 'Yun ang napili nating pang-apat, fourth place. Yung RTD Skywalker Game Farm ni Mungkoy, Boss Mungkoy Sinuba. Yan. Ngayon guys, yung third place. Yung third place naman, ito. Itong CGR Light. CGR Light kay Kuya Chris Hayag. Napuntahan natin to guys sa may Paril. May Paril yata, Cebu City. Panoorin nyo. So tingnan nyo guys, very peaceful na lugar. Yun, maliligo pa daw si kuya. So yan, yung manukan ni kuya is nasa tabi ng Barangay Road, dito sa Barangay Paril. Kung makikita nyo dyan guys, yan, nakatayo na yan. Yan si Antit. Antit, kawai. Yan. So, dito ngayon guys, ang kanyang... Dito kami sa idol natin. Oo. Oh. Panahaw lines. So, ito yung ano niya. Conditioning area. Yung rueda niya. Ni kuya dito. Tapos dito naman yung mga flying pens niya guys. Tapos, pasok kayo doon. Sa unahan. Yan. So dyan, yung mga breeding pens nandun. Yan. Pasa, ari ko dere. Kaya. So ito yung area ni kuya guys. Dito sa CGR Light Game Farm. Yan. So kung makikita nyo guys, ano pa? Maraming mga nakaano mga puno kasi ano to sa mga dahil sa bagyo. Yan doon may tumba pa doon. Ta, asa na petit boy? So, samahan tayo ni Antit boy. Assistant farm manager. Magdudubay na yan next month. Yan, ikot-ikot na tayo dito guys. Guys, maraming pumupunta dito kay kuya para sa mga alaga niya kasi maganda ang record talaga dito sa mga manok ni kuya. Yan guys, oh, tingnan niyo dito. Tsaka sinamahan tayo ng dalawang bodyguard natin. Yan, tingnan niyo guys, oh. Muna, Gal? Muna, katong idol ni Konse, Supreme Bunang. Gano? Kapila nang ibalik ni Konse, lahat. Sugal yung Bunang. Ligid-baligid. Tingnan nyo guys, hindi pa naayos ang ano. Kasi, talagang nagpakita ng bangis si Odette dito sa Cebu. Yan. So, makikita nyo guys, may mga stags dito. Maraming stags. Yan. So, kuha ako ng ritmoy. So, palit ako sa nero. So, may natay na kwarta. Awa niya yung mga stag mo muna ako. Ito guys. Oh, kapoy baro ko. Kasanay mo ang buto yung kanyang paluhaw ng ito. Muna yung ipanghip. Basta yun na ako nagtupi ang tapay. Oh, puso.
Dito na ituhon. Kailan ilang itawag ituhon? Guys, punta tayo sa area 2. Tingnan natin mga alaga ni Kuya doon. Dito lang to sa CGR Light Game Farm. Ano? Tumba ng barn. Natumba ng barn. Oo. Natumb. Kana ihandos na, ihandos. Wala na, ibut ang ligyan. Ano ibut din na? Wala na init, tuwa na, tumba na. So ito ngayon ang area 2, guys. Sa CGR Light. So puno rin. Puno ng mga stags. Mga stags to kaya no? Lahat. Meron bull stag. May mga bull stag. Malaking kalamansi, buongon. Doon pa guys, oh, meron pa doon. Tingnan nyo guys. Ang dag ko din doon. Oh, panan yung mukha, no? Ano yung mga height tao? Gal. Gal. Konti lang, gal. Ano yun, mga Mount Banahaw ni? Gwapo ho, perfect. Gwapo gid mo kung anong mga perfections ha? Sakit mo muna. So yun guys, nakita na natin yung 5th, yung 4th, at saka yung 3rd. Yung 5th is yung Twin Towers. Yung 4th naman, RTD Skywalker. Tsaka yung 3rd, yung CGR Light kay Kuya Chris. Dito tayo sa dalawang ano guys, top 2 at saka yung top 1. Yung top 2 nakuha ni according to my own opinion sa panahon na nagbisita tayo guys, binisita natin sila. Ang top 2 natin, your second place is yung kay Boss Kent Lucernas sa J. Kent Game Farm. Panoorin nyo guys. Guys, naabutan natin sila guys na naglilinis dito sa kanilang farm. Yan, yung naka hands on na yan, yan si Busken. Yan. Thank you.
guys. So, lapitan natin si Boss Kent Lucernas. Boss Kent, shout out. Shout out ko diha sa akong mga amigo na nasa tuburan. Sa tuburan na si Dilandro Lukmayon o especially sa Anabal na silang kuhan. Service GS, GF, Iboy, Isdi Pabarak, Dave Willar, si Pare Raso, Pacifico, Yamomo GF, sa uguban pa na ito mga amigo nga atong di ma-mention tungod sa kadaghan. dito guys, yung linyada ni Busquet, pinangalanan niyang J-Kent, for example, J-Kent Bulik. Tapos yung mga ano pang mga ibang linyada mo dito, boss? Ang iba pangalan mo? Smokoy. Tinawagan ko na lang ng Smokoy Gray at Smokoy Red. Yung Smokoy kasi nakuha yun sa ano, sa magbiruan namin sa mga, sa isang kaibigan ko doon sa ano, sa tuburan. Smokoy. Oo, kasi ano eh, nang pumunta ako sa kanya, andun, nagustuhan ko rin yung gray niya. Sabi ko, pag-uwi ko, Smokoy din ko yan. So, doon, nagsimula. Sabi na ang kumpare ko, pre, ano yan? Ko, pag-uwi ko, dadalhin ko to. Sabi niya, Smokoy din ka, pre. So, doon. Kaya pala Smokoy din natawag na. Kaya lumabas yung pangalan Smokoy. Pero yung linyada na yun, combine yun sa kanya at sa akin. Meron ding iba, ibang linyada, pero palagi yung na merong Smokoy. So, merong Smokoy Gray, Smokoy Red, Smokoy L, yung Smokoy L, Smokoy Lemon, yun. May laman talaga yung lemon. So, tandaan nyo guys, ha? Pag may linyada na Smokoy, Smokoy Lines, kay Busquet yun. Sa ano, sa totoo, sa ano din siya, sa kaibigan ko nung nasa tuburan. Siya talaga yung may-ari ng talaga yung baseline na gray. Yung gray talaga yung baseline na doon Smokoy. Doon ka nag-smokoy sa kanya? Doon ko nag-smokoy sa kanya. Tapos, nag-breed din siya. So, ang nangyari, combine lang kami, tapos pupunta ko sa kanya, pag naubusan ako rito, pre, kailangan natin maglaban, sabi niya, punta ka rito, kuha ka, maglaban tayo. So doon, kukuha din ako doon. Natotoo lang, matalo ko yung kaibigan. So, pinagpapasalamat din ako sa kanya, kasi wala problema siya palagi. Lagi lang, walang problema. Walang problema palagi. Maganda yun. Sana makaibigan din natin yun, guys, kasi walang problema palagi. Oo, kasi manok lang yun. Importante sa kanya, kaibigan. Wala talaga. Sabi niya, manok lang yung pre. Pero kung dito din ako na pwede kong share sa kanya, magpapadala din naman ako. Pinaka the best lang sa pagmamanok ko rito, sir, sa totoo lang. Kaibigan lang talaga. Pag meron kang totoong kaibigan, happy lang. Makikita mo naman kung sino yun. Kahit hindi lang yung nag-after lang yun sa gusto niya, kaibigan ko to kasi gusto ko yung makuha yung ganito. Tama. Hindi pwede yan. Sa akin, kaibigan talaga. Kung magkalaban naman tayo sa ruida, walang problema, manok lang yan. Hansik kayo kapag natapos. Wala talaga ang problema yan, katotoo. Alright guys, nakita na natin ang second placer, top 2. Wrap up natin, yung 5th, Twin Tower Game Farm sa Argao, Cebu. 4th is Artiri Skywalker sa Cambinocot kay Boss Mungkoy. 3rd place kay CGR Light kay Kuya Chris. Yung 2nd place is nakuha ni Busquet Lucernas sa J-Kent Game Farm, yan sa Mulao, Liloan. Ayon, ang first place, ito na yun guys, nakuha ni Samuel and Joker Pinyas, the Pinyas Brothers. Panorin yun guys. Thank you.
niya, guys. Dito hanggang doon pa sa itaas. Doon. Yan. Maya-maya pag ano, mamaya interviewin natin si ano, si Samuel. Samuel Piñas. Ito pala si Samuel Piñas. Siya yung may-ari nung Black Hats McLean na first na manok ko. Dahil sa kanya, guys, at ni Joker, nagkaroon ako ng love sa pagmamanok dahil dun. At ang ano, kapitan namin dito sa barangay, ito, si Cap Nilsson. Yan. Ah, nakita niyo na siya, guys, sa iba nating mga videos. Yung may, ano, yung may demonstration ng arnis, tsaka yung mga plants, mga plantitas. Si Cap Nilsson. Cap, greetings. Hi. Ito na yung sinasabi ko na kaibigan natin na mayroong backyard manukan dito sa Compostela, Bagal nga. So, isa siya sa mga may mga maraming manok ito, guys, na magagaling na mga manok. Samuel Piñas. Sam, say kasong tinong Sam. Greetings, Sam. Hello. Hello. Si Samuel, guys, kapatid siya ng kaibigan natin na konsihal sa barangay, si Joker Piñas. So, dahil sa kanila, guys, ni Samuel, ni Joker, at ni Cap Nilsson, nagkaroon ako ng kauna-unahang manok pansabong ko, guys, noong 2013, yung Black Hats McLean. So, yun! Yun ang mga napili ko, guys, na top 5 para sa mga backyard farm na binisita natin. Mind this, guys, ha? Backyard. Yung backyard farm. Iba naman kasi yung farm na talaga. Farm na farm na talaga. So, may gagawin din tayo, guys. Mayroon din akong top 5 na farm na nabisita natin. So, itong backyard, ito lang muna ang ano natin upload ngayon. So, yun. Yung fifth placer natin, once again, is Twin Tower Game Farm sa Argao, Cebu. Fourth placer natin is RTD, Skywalker Game Farm sa Cambinocot. Third place natin is yung CGR Light sa Paril, Cebu City. CGR Light Game Farm. Yung second placer natin is yung kay Boss Kent, G. Kent Game Farm. At saka yung first, yung pinaka-top natin, guys, is kay Samuel and Joker Piñas, or the Piñas Brothers. Napili ko yung Piñas Brothers, guys, kasi maraming mga viewers na talagang nagre-request na babalik-balik ako doon. Babalik-balikan ko yung farm ni Samuel. Tsaka sila din ang highest producer as of I know na sa pagkakaalam ko, guys, na maraming benta na mga manok mula nung ma-air natin dito sa ating Kakugi TV. At saka sila din, ang Piñas Brothers din, ang top sa mga views. Umabot yata sila almost 200,000 views na. Yung sa kanila lang, guys. So, yun ang napili nating top 5 sa backyard manukan na binisita ni Kakugi TV. Sana nagustuhan nyo ang episode na ito, mga Kakugi. Abang-abangan nyo ang top 5 farm na binisita natin. Hindi na backyard, kundi farm na talaga. So, yun, guys. Sana nagustuhan nyo. Paki-like naman kung nagustuhan nyo, guys, itong episode natin. At saka, marami pa tayong mga backyard na pupuntahan. As long as nandyan kayo na sumusuporta sa Kakugi TV. Yan. So, ayun lang, guys, hindi lang muna tayo nakalabas-labas. Kasi may konti tayong karamdaman, sinisipon at saka inubo. At saka sira yung isang kamera natin, yung GoPro. Yun ang isang problema natin. Kaya balik na naman tayo sa ano, old style na pag-vlogging.
So yun guys, maraming maraming salamat po sa panonood ninyo. Hanggang dito na lang muna mga kakogi ang episode na ito. Stay safe kayo dyan. Mga kakogi, tandaan palagi, basta magkugi, dunay ani. Okay!